So, ngayon nagmumaylo ulit ako. Sa tingin niyo guys, deserve ng nanay ni Kaloy na i-acknowledge siya pagkatapos niyang i-cool si Kaloy, pagkatapos niyang itakwil si Kaloy. Tapos ngayon, sasabihin niyo bakit yung nanay dapat ang sisihin. Bakit nga ba? Magkaka-issue ba si Kaloy? Hindi lang sa nanay niya? Ang sarap ng Milo. Nakaka-disappoint lang dahil hindi na si Kaloy ang nasa Milo. But by the way, speaking of nanay, sinong matutuwang anak na itinakwil mo yung sarili mong anak? Tapos, ngayon gusto mo i-acknowledge siya ng mga tao. Tapos ngayon, gusto niyong pasamain si Kaloy sa buong mundo? Nahihibang na ba kayo? Kasalanan ng nanay ng lahat ng to. Matinong nanay ka ba? In fact, hindi lang yun ang alam natin. Diba? Na problema nila. Kung ikaw nanay, against dun sa relationship ng anak mo sa jowa niya, kausapin niyo na lang sila na maayos. Hindi yung kalat mo pa social media yung mga issue niyo, yung mga kalat niyo sa buhay. Dahil hindi maganda. Sarap, hindi maganda tignan. Diba? Nakakalungkot. Kasi, dapat buo silang pamilya. Kaso wala eh. Kahit pala yung tatay, iba rin pala ang ugali. Palasubas. Umbaga parang, ganun din pala yung bibig din. Hindi maganda tignan na para kayong nasa social media tapos sabihin niya ito lang, ito yung kinakain nila, nilibre kami nila. Nakakaano. Kasi dati-rati naman hindi niyo gawain yan eh. Diba? Ngayon lang kayo naggaganyan sa social media dahil kay Kaloy. You must be thankful for Kaloy dahil sumikat kayo. Dahil maraming bumili sa inyo. It's because of Kaloy. Sino po ba kayo without Kaloy? Kilala po ba kayo without Kaloy? Oo nga, may utang na loob si Kaloy dahil nanay kayo. Pero, dapat ba isumbat mo kay Kaloy yung mga bagay na yon? Tsaka bata pa lang si Kaloy. Napakinabangan niyo na siya. Diba? Ilan taon ba siyang nag-gymnast? Ilan taon ba siyang nanalo? Maraming beses. Ilang taon din kayong nakakain dahil sa pera ni Kaloy. Ilang travel na meron din kayo dahil kay Kaloy. Diba? Dapat pasalamatan niyo si Kaloy. Nakita mo yung damage na ginawa mo bilang nanay. Tapos, si Kaloy, nung nag-perform sa Paris, wala siyang kamalay-malay na famous na pala siya dahil sa issue. Diba? Instead na mag-celebrate tayong lahat dahil karangalan ng bansa natin ang pagkapanalo ni Kaloy. Hindi eh. Nagiging viral pa dahil masama daw si Kaloy, dahil hindi in-acknowledge yung nanay, mayaman na si Kaloy, hindi na tumanaw ng utang na loob, nag-iba ng ugali ni Kaloy. My God. Ano pa kayo? Kung nangyari yan sa anak ninyo, ha? Kayo mga nanay dyan, matutuwa kaya kayo?
Matutuwa ka kaya kung ikaw yung nanay ni Kaloy? Tapos binash siya ng buong mundo? Diba? Ngayon nawalan siya ng ibang endorser, katulad ng Milo. Sino ba ang dahilan? Diba yung nanay niya? Dahil nga family-oriented ang Milo eh. Diba? Nakakadismaya. Oo, nandun na tayo sa culture ng mga Filipino, mga ito, ganyan. Hindi tayo uunlad kung ganyan yung mindset natin. Dapat baguhin nyo yan, mga nanay. Hindi pera-pera ang issue dito. Emotional well-being ni Kaloy. Concern ba kayo dun? Huh? Tignan mo si Doc Willie Ong, karoon ng depression. Kaso nagkaroon ng anxiety. Dahil ang dami ng bas sa kanya na hanggang nagkasakit na lang siya, hindi siya naka-move on. Matutuwa ka ba as a nanay na gano'n ang mangyari sa anak mo? You curse her. Kinurse mo yung anak mo eh. And you let people nalaitin yung anak mo. Diba? Sa social media. Na i-curse din yung anak mo. Na kesa wala siyang kwenta. Wala siyang utang na loob. Utang na loob. Walang kamatayang utang na loob. Ang bait ni Kaloy. Nakita mo na mga image ni Kaloy. Napaka-inosenteng bata. Natural na in love. Sino ba namang hindi ma-inlove? Kayo nga, na-inlove nga kayo, di ba? Hindi nga kayo mapigilan ng nani at tatay niyo eh. Baka nga yung iba dyan, nag-asawa, nagka-anak eh, hindi napigilan eh. Tapos si Kaloy na-inlove? Pipigilan mo ba yung taong na-inlove?